Ramdam na ang epekto ng kaguluhan sa ekonomiya ng Zamboanga City. Mahaba na ang pila sa mga gasolinahan at maging sa iilang tindahan na nagbukas sa mga palengke. Isang bodega rin ang bigas ang pinasok ng ilang residente at pinagkukuha ang sako-sakong bigas. Umapila na ang lokal na pamahalaan na huwag magpanik, buying ang mga residente para hindi magkaubusan ng supply. Magbabandila si Jewel Reyes. Hindi pa rin nagbubukas ang karamihan ng negosyo sa Zamboanga City dahil sa nangyayaring gulo sa pagitan ng militar at MNLF. Iilan lang ang nagbukas ng tindahan sa palengke, kaya pila ang mga mamimili dahil sa takot na lumala ang gulo sa lungsod. Tumaas din ang presyo ng ilang bilihin. Mahaba din ang pila sa mga gasolinahan. Ang isang residente nagpa-full tank na ng kanyang motorsiklo. Baka daw kasi magtaas ang presyo ng gasolina sa mga darating na araw. Pila din maging mga nagwi-withdraw sa mga ATM. Sa Barangay Santa Catalina, pinasok ng ilang residente ang bodega ng bigas at pinagkukuha ang sako-sakong bigas. Hindi na sila napigilan ng may-ari. Kaya nakiusap na ang lokal na pamahalaan sa mga negosyante na magbukas na ng kanilang mga tindahan bukas para may mabilhan at huwag mag-panic buying para hindi magkaubusan ang supply. We have requested for more stores to be open so that supplies will be made available to our constituents. Patuloy ang pagdagsa ng mga evacuees sa Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex ngayong gabi. Ang grupong ito galing sa Barangay Mampang kung saan na mataan ang ilang mga armadong MNLF. Ayon kay Lolo Melisiano, natakot na sila matapos mapaulat ang pag-hostage sa kanilang mga kapitbahay doon. Sa tala ng Crisis Management Committee, lumobo na sa mahigit 4,000 ang bilang ng mga evacuees doon. Aminado ang lokal na pamahalaan na hirap sila sa pagpapakain ng mga evacuees. Kinukulang rin sila sa pamamahagi ng lutong pagkain dahil sa dami ng mga evacuees. Para sa Bandila, Jewel Reyes. Kapamilya, sa inyong palagay, dapat bang magdeklara ng state of emergency ang pamahalaan sa Zamboanga City? Sa mga ipinadalang reaksyon sa Bandila Facebook at Twitter, sagot ni John Verbalili, masyado na daw delikado para sa mga residente na wala namang kinalaman sa gulo ang sitwasyon, kaya dapat lang daw magdeklara ang pamahalaan ng state of emergency. Sa ngayon din, si Alma Clavicillas, huwag na daw sanang antayin parang pamahalaan na marami pang masaktan bago ito gumawa ng aksyon. Hindi naman sang-ayon si Edgar Alegre, katwiran niya. 5 lugar o barangay lang naman ang apektado sa kagulungan. Pangamba niya na baka magamit lang ang pondo ng lokal na pamahalaan sa ibang bagay. Gayunman, umaasa siya na maibabalik pa rin ang kapayapaan sa Zamboanga. Ito naman ang sabi ni Ferdinand Cruz. Hindi pa naman daw kailangan. Ang dapat na pagtuunan muna ng pansin ng pamahalaan ay yung mga kawawang evacuees. Sang-ayon naman si Vic Madriaga na isailalim sa state of calamity ang Zamboanga. Dahilan niya, nakakaapekto na ang nangyayaring gulo sa mga naninirahan doon. Gayun din sa seguridad at sa pangkahalatang komunidad.